At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Kara! Dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Magandang araw sa inyo, mga apo. Isa na namang kwento ang kagigiliwan nyo. Ay, ito ay kwento ng tatlong magkakapatid na ipinanganak na kambal. At sila'y kakaiba dahil sila'y magkakabit. Gitulad ng mga ipinanganak na kambal. Ngayon, mga apo, uumpisan ko na ang kwento ng inyong Lola Sela. Aray ko, aray! Ang sakit! Ang sakit talaga! Aray! Kasalanan mo ito, Marge. Ay, aray! Bakit ka pumayag na dito sa mga anak at hindi sa ospital? Mamaya mo na malalaman kung bakit. Aray. Sige, Mina. Malapit nang lumabas. Iri pa. Sige pa. Sige pa. Mina. Mina, gumising ka na. Mina. Mga kasakit. Mamahalin mong ating mga anak, ha? Mga huka, mamahalin mo sila at alagaan. At walang pwedeng umapis sa kanila. Ipangako mo, Rick. Oo, pangako ko yan. Mina, bakit? Asan yung anak namin, Mina? Nasaan? Mina! Hindi. Ngayon ko naintindihan kung bakit ayaw mo magpadala sa ospital. Marge, alam ko na. Alam mo ang lihim niya. Sana sinabi mo rin sa akin para hindi tayo nagkakalito. Nawala si Mina. Pero si Mina, mamahalin ko ang aming mga anak. Talagaan. Proprotectan ko sila. Dito, walang mananakit sa kanila. Dito magiging masaya sila. At magiging ligtas ang sekreto ni Kara. Lagi mo na lang ako inaaway. Eh, paano hindi kita awayin? Palagi kang papansin kay Papa. Ayan ka na naman. Aawayin mo si Kara. Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo, ah. Ano wala? Ang kulit nito, eh. Aray! Nakit na naman! Sumusobra ka na! Ano ba? Tigilan niyo na nga yan? Away kayo ng away! Ang pangit ng ugali mo! Ay! Anong masama? Lagi na lang po ako pinag-iitan! Ano ba kayo? Huwag kayo mag-away! Itigil nyo na yan! Anak, huwag kayong mag-away-away.
Lagi na lang kang nag-aaway-away eh. Eh, siya naman po kasi. Nagsisimula. Di ako. Anong ako? Ikaw nga dyan eh. Mahimik na kayo! Huh? Ano ba? Ipinanganak kayo na magkakadikit sa iisang katawan. At hindi pwede kayo na hindi magkakasundo-sundo. Dahil kasama nyo ang isa't isa habang buhay. Naiintindihan nyo ba yun? Naiintindihan nyo ba ako? Ha? Opo! Opo! Namatay na ninyo sa panganak sa inyo. At hanggang sa huling sandali. At kapakalan nyo pa rin ang kanyang iniisip. At nangako ako sa kanya na aalagaan ko kayo. Kayo mismo. Kailangan ninyong gawin yon para sa inyong sarili. Magmahalan kayo sa isa't isa. O sige na! Pati na kayo! Huwag na kayo mag-aaway na dalawa! Pati ako! Sinasaktan ninyo eh! Mga anak, sige na, mahal na mahal ko kayo. Iyan ang tandaan ninyo. Naisip ko kasi hindi dapat na makulong kayo dapat dito sa bahay. Para may experience yun din. Yung nasa labas kayo. Kahit paminsan-minsan. Ganun po ba, Papa? Oo, mga anak. Pero kailangan na magtago kayo. At si Carol lang ang makikita nila. Para sa kaligtasan nyo din. Hindi sana yung mga tao kasi na makakita sila ng tatlong ulo. Eh, bakit hindi siya? At bakit di ako? Bakit laging si Kara na lang? Kara, Kara! Si Kara ang nasa gitna. Kaya siya dapat ang makita ng mga tao. At isa pa, si Kara ang may malakas na kumontrol sa katawan ninyo. Pero kung ayaw nyo, okay lang. Pwede kayong hindi na lumabas. Okay lang po. Basta makalabas po kami. Okay. Lalabas tayo. Yay! Lalabas kami! Mamamasyal kami sa luneta! Yay! Oh, sige, Kara. Hindi ko kami. Tatakpan. Kayo na naman. Tatakpan ko, ha? Pupunta kami sa plaza! Yay! Tumakas! Makakalabas na kami! Ganda ko talaga! Sinungaling! Di ka pupunta sa langit yan! Ang init naman dito! Hali kayo! Doon tayo sa may electric pan! Oo nga! Sige! Kaya nga kung bakit naman nandito kayo! Nakakainis! Ano ba kayo? Huwag kayo mag-iingay ha! Konting sakripisyo lang ha! Ang init talaga eh! Di tayo pwede doon! Kasi maraming tao. Ano ka ba? Unting sakripisyo kasi matapos na ang misa. Oo nga eh. Makasalanan ka kasi. Kaya hindi ka pwedeng magtagal sa simbahan. Kaya parang nasusunog ka ang feeling mo. Huwag niyo akong paginitan at makakatikim kayo sa akin. Hoy, tama na. Nasa simbahan tayo. Daldalan kayo ng daldalan dyan. Hi. Alam mo kanina pa kita tinitignan. May kausap ka ba? Ha? Wala! Wala akong kausap! Bakit? Kanina pa talaga ako nakatingin sa inyo. Talagang may kausap ka. Eh, hindi ko maintindihan. Wala ka namang kasama dyan, pero parang may kausap ka. Ah, wala! Wala akong kausap! Eh, posible miss na wala kang kausap. Pero parang may narinig ang boses eh. Ah, kasi meron akong kambal. Tingnan mo! Oh, ito siya oh! Hi! Kumusta ka? Ay! Ako din! Dito ako sa kaliwa! Pangit niya, no? Ha? Palabiro pala ang isang kambal mo.
Ako nga pala si Leo. Ako rin pala si Kara. Ay, Ariko! Nadanganan kita. Ba yan? Kara? Teka, tatayo ako. Wait, Kara. Diyan ka na. Kara, wait. Kara. Tumakbo na siya. Kumalimutan ang mukha niya. Napakaamot, masayahin. Saan kaya kita makikita uli, Kara? Ibuguhit ko ang mukha mo. Kamusta naman na misa? Okay naman po, Papa. At alam nyo, may nakilala po ako kanina. Sinabi sa akin na may nakakita sa inyo na magkapatong palo kayo sa loob ng simbahan. Yun po ba? Aksidente po yun. Kasi po, may nabangga po akong isang lalaki. Nakbalance po ako . Naliligaw mo sa'yo ang lalaki yun? Hindi po, Papa. Hindi po siya naniligaw. Nakita ko lang po sa simbahan yun. Kara, yung sasabihin ko sa'yo, hindi sa naghihimasok ako, hindi ka pwedeng magpaligaw. Papa naman. Kara, alam mo naman, hindi ba? Hindi ka pwedeng magkaroon ng boyfriend. Papa naman, ano masama sa pagkakaroon ko ng boyfriend kung halimbawa man na magkaroon ako? Dahil pag nagmahal ka, ng totoo, hindi ka rin matatanggap. Bakit, Papa? Dahil ba abnormal ako? Oo. Talagang abnormal ang tingin ng lahat ng tao sa akin, Papa. Ganun ba yun, Papa? Oo. Kaya tandaan mo yung sinabi ko sa'yo. Hindi ka maaaring magkaroon ng boyfriend. Tandaan mo yan. Kara, pwede ba ka makausap? Sige po, Papa. Pasensya ka na sa sinabi ko kanina sa'yo, ha? Okay lang yun, Papa. Tanggap ko naman na walang magmamahal sa akin. Kasi nga, ganito ang aking kalagayan. Abnormal po ako. Anak, natatakot lang ako para sa'yo. Ayokong masaktan ka. Naiintindihan ko po yun, Papa. Kaya buong buhay namin, tinago ninyo po kami. Kasi ayaw nyo kaming masaktan. Pero alam mo, Papa, nakakalungkot ang ganitong sitwasyon. Yung naging nagtatago. Baka naman, minsan, pwede nyo kaming hayaan na masaktan. Ayoko naman na tumanda kami na nanghihinayang kami na tumandang laging may takot. Kaya, hayaan niyo din kaming magmahal, Papa, at tingnan kung may lalaking magmamahal sa amin. Kahit ganito ang kalagayan namin. Pwede ba, Papa?
naririnig mo sana ako. May itatanong ako sa iyo eh. Bakit kasi pinaglihim mo kami sa tatlong ulong santol? Ngayon, anong nangyari dito sa tsura namin? Alam mo, Ma, sa simbahan, may nakilala akong lalaki. Sobrang gwapo niya at ang kisig-kisig niya. Di ko alam kung gusto rin niya ako. Ah, ha? Naku! Magkikita pa ba kami ng lalaking yun? Mama, sana magkita kami ng lalaking yun ulit. Ano nga ba yung pangalan niya? Ah, Leo, Mama! Tama! Leo! Huwag kayong mag-alala, Mama. Pag nakita ko siyang muli, ipapakilala ko sa inyo, Mama. Hintayin niyo lang, Mama, ha? Kara! Ha? May tumatawag sa akin? Kara, di ko alam kung ano nangyari sa akin. Pero alam mo, mula nang makita kita, di na kita makalimutan. Ganun ba? Ngayon lang tayo nagkakilalag. Ganun nang nararamdaman mo? Eh, yun na nga eh. Di ko nga rin alam. At ngayon lang nangyari sa akin to. Di kita makalimutan. Yung nagdamp yung mga labi natin. Uy, huwag kang maingay. Baka marinig ka ng papa ko. Ah, siya nga pala. Anong number mo? Ah, wait ha. Isusulat ko sa papel. Okay, okay, sige. Ayan. Ah, yan. Nakuha ko na. Kara, nakikita mo ba to? Iginuhit kita. Ganito ka kaganda sa paningin ko. Pero sana magustuhan mo. Wow! Ang ganda! Ha? Nalaglag yung balabal ko. Ano yan? Anong nangyari? Bakit maingay? Teka, Leo ha. Naku po. Ha? Naimatay si Leo? Naku! Naimatay siya nang makita ang dalawang kambal ko. Anong gagawin ko ngayon? Ano? Ayan, Buhinda. Nagkakamalay na. Nasaan ako? Ngayon, alam mo na ang tungkol kay Kara. Mapatayin kita kapag may nakaalam nitong iba. Alam ko po yan. At ngayon alam ko na. Huwag po kayong magalit kasi alam ko na po. Talagang papatayin kita kapag may nangyari sa mga anak ko. Di ko po gagawin yun dahil mahal ko si Kara. Oo po, amin ko na guwapo ako. Joke lang po. Seryoso ka ba? Sir, mahal ko po si Kara. At kahit ano po ang sasabihin nila, andito po talaga siya sa puso ko. Mahal na mahal ko po siya. Ano bang pinagsasabi mo? Tumingil ka. At ang itsura niyang yan, sinasabi mong mahal mo? Hindi yan ang itsura nila. Ito ang totoong itsura niya. Ngayon, sabihin mo sa akin kung mamahalin mo pa siya. Thank you.
Ano kaya ang mangyayari sa paghanga ni Leo kay Kara? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang pangalawa at huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kara! Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.